Isang malupit na araw, mga kapitan. Ngayon ay pag-usapan natin ang Spanish Flu Pandemic. Shout out kay Lenzay Vlog. Nangyari ito noong 1918 hanggang 1919 sa buong mundo. Ang death toll ay 50 hanggang 100 milyong tao ang namatay. Sa India pa lamang ay nagtaya ng 16 na milyong tao ang namatay. Sa kabila ng pangalan nito, ang flu pandemic ng 1918 ay hindi nagsimula sa Espanya. Sa katunayan ay kumalat doon ang pandemya ng unang iniunat ng kanilang uncensored press media ang mga bansang nakipaglaban at nakilahok sa World War I ay nagkaroon ng news blackout sa anumang maaaring maging dulot ng pandemic na siyang magbibigay panic sa kanila, kaya't minarapat na lang nilang tawaging Spanish flu ang sakit na ito. Ang unang kaso ay marahil nagsimula sa Kansas, USA, kung saan ang virus ay nagsimula bilang ordinaryong flu lamang noong Marso 1918. Hindi nagtagal ay nag-mutate ito sa isang nakamamatay na strain na apektado maging ang mga malulusog at mga batang mga tao sa buong mundo. Ang World War I ang nagpabilis ng pagkalat ng virus sa buong mundo. Pinaniniwalaan din na ang mga sundalong Amerikano ang nagdala ng virus sa kani-kanilang mga pamilya dahil sa pagbubuhat nila ng mga injured na mga sundalo na apektado na pala ng virus. Hindi nagtagal ang mga naging biktima ng flu ay namamatay na sa buong mundo, hanggang sa 1/3 na ng populasyon ng mundo ang naapektuhan. Napakatindi ng sintomas na makikita sa mga pasyente. Una ay nami-misdiagnose ng mga doktor ang sakit bilang kolera, typhoid o kaya ay dengue fever. Mabilis naman na gumagalaw ang sakit, ang mga biktima ay maaring magsimulang makaramdam ng sintomas sa umaga, pero sa pagsapit ng gabi ay patay na pala sila. Kamakailan ay may pananaliksik na isinagawa at nagpapahiwatig ito na maaring ito ay isa sa strain ng H1N1 virus na sinisira nito ang immune system ng biktima sa pamamagitan ng pagpapalitaw ng sobrang allergic reaction sa katawan ng biktima, na siyang nagpapaliwanag na pati ang mga bata at mayroong malakas na immune system ay natatamaan ng sakit na nagpataas ng mortality rate sa buong mundo. Habang ipinagdiriwang ang armistice ay lumala ang pandemya. Ang mga ospital ay umapaw ng mga pasyente sa mga sugatan sa digmaan at mga biktima ng flu virus. Ang mga doktor at nurse ay naging frontliner sa pagkakataong ito at halos wala na talagang pag-asang mapigilan ang paglaganap ng sakit. Ang virus ay lumaganap sa buong mundo hanggang sa huling bahagi ng 1919 na ang mga bagong kaso ay bumagsak ng husto. Bagaman ang mga kaso ng kamatayan ay naroon pa din, nagpatuloy ang Spanish flu pandemic hanggang 1920 habang ang virus ay nag-mutate muli. Dapat mong alamin na sa kabuuan, 675,000 na mga Amerikano ang namatay sa flu pandemic. 43,000 sa kanila ay mga sundalo. Sa USA, ang mga restrictions sa paglalakbay ay hinigpitan at nagpamahagi rin sila ng mga face mask sa mga tao upang makontrol ang paglaganap ng pandemya. Maraming salamat sa panonood ng aking video. At huwag kalimutang mag-subscribe! Nais mo din bang magpa-shoutout kay Kapitan Sayote? Mag-comment na kayo at kayo ay sya-shoutout sa susunod na video. Thank you so much, mga kapitan. Kung nagustuhan nyo ang video nito, subscribe na sa Kapitan Sayote YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for more updates.